Isang magandang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan na nanonood at nakikibahagi po sa ating online worship service sa umagang ito. Tunay nga po na sa pagising pa lamang natin sa umagang ito, ito ay isa ng biyaya at pagpapalang mula sa ating Panginoon na dapat natin ipagpasalamat sa Kanya. Kaya naman sa umagang ito, patuloy po tayo na magbalik ng papuri sa Kanya. At isa pong paraan upang makapagpasalamat at makapagbalik ng papuri sa Panginoon ay sa pamamagitan ng ating pag-aawitan. Pag-aawit na nagmumula sa ating mga puso, pag-aawit na may kagalakan at tunay na kinikilala si Kristo. Kaya naman sa umagang ito, inaanyayan ko po kayong lahat na makibahagi, makisabay sa pag-aawitan natin at in-acknowledge po natin ang biyaya na, at kapatawaran na tinanggap natin at kaligtasan na ating natanggap mula sa ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. Kaya sa umagang ito, sama-sama po tayong umawit. Awitin natin ang God is Good. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. And through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, there were shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. Yes, He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true, God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, God is good all the time. We were sinners, so unworthy, still for us He chose to die. He filled the sea, His Holy Spirit, now we can stand and testify. That His love is everlasting, and His mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Lord, I may not understand all the plans You have for me. When my life is in Your eyes, through the eyes of faith, I can clearly see. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. God is good. He's so good.
all the time. Tunay ano, na napakabuti ng ating Panginoon sa umagang ito. Kaya patuloy tayong mawi sa Kanya. Ipanalangin natin ang ating mga puso sa Kanya na kung paano naranasan natin ang kabutihan Niya, hindi nibahagi natin sa iba. Kaya naman sa umagang ito, sama-sama tayo dumulog sa ating Panginoon na may papuri, na may panalangin, baguhin ang ating mga puso. Awitin natin ang Heart for the Nations. Give us Your heart for the nations. Let us be light into the world. Use us to declare Your salvation to the people of the earth. May we be moved by compassion. Let us know Your love for the lost. Lord, use us to lead them to the cross. Father, here we are, standing in Your presence. Send us forth to lead them to the cross. Spirit, here we are, fill us with Your power. Send us forth to lead them to the cross. We need for the nations. Let us be light to the world. Use us to declare Your salvation to the people of the earth. May we be moved by compassion. Let us know Your love for the lost. Lord, use us to lead them to the cross. Father, here we are, standing in Your presence. Send us forth to lead them to the cross. Spirit, here we are, lead us with Your power. Send us forth to lead them to the cross. Father, Your blessings, send us forth to lead them to the cross. Spirit, here we are, fill us with Your power. Send us forth to lead them to the cross. To lead them to the cross. To lead them to the cross. Sa Panginoon ang lahat ng papuri sa umagang ito. Sabay natin Siya. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kumusta po ang bawat isa sa atin? Nawa ang bawat isa po sa atin ay nasa mabuting kalagayan at patuloy po tayong pinagpapala ng ating Panginoon. Kung tayo man po ay humaharap sa iba't ibang mga pagsubok ng buhay, ang aking pong panalangin, sumaatin ang kapangyarihan at kalakasan mula sa Panginoon at ang pagtatagumpay sa mga pagsubok nating kinakarap. Sa lumipas na mga linggo, atin pong pinag-aralan ang patungkol sa kaalagahan at pagkakaroon ng malusog na pamilya upang magkaroon din ng malusog na iglesia na itinuro po sa atin ng Kuya Edwin Lucas. Nung nakaraang linggo po ay itinuro po sa atin the brevity of life o ang katotohanan
na ang ating buhay sa mundo ay sadyang maikli lamang. Kaya napakahalaga po na ito ay gamitin natin ayon sa kung ano ang purpose na inilaan ng Panginoon. At ito po ay ang mabuhay para sa kaluwalhatian at paglilingkod sa ating Diyos. Ngayon naman po ay nais ko pong ibahagi sa atin ang isang aral patungkol sa kahalagahan ng Iglesia, lalo na sa panahon natin ngayon na tayo ay nasa pandemic. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Hebreo, kabanatang 10 at talatang 19 hanggang 25. Akin pong babasahin ang mga talatang ito o mga verses na ito na pagmumula ng ating mensahe sa umagang ito. At matapos ko pong basahin ito ay samahan niyo po ako sa panalangin at ating hilingin ang karunungan at paggabay mula sa Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Hebrews chapter 10 verses 19 to 25. Sabi po dito, kaya mga kapatid, yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa santuario sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid ay sa kanyang laman. At yamang mayroon tayong isang pinakapunong pari sa bahay ng Diyos, tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at naugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Verse 23, panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa ng walang pag-aalinlangan. Sapagkat siya na nangako ay tapat at ating isaalang-alang kung paano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Pagpalain po ang salita ng Panginoon, samahan niyo po sa panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, banal at makapangyarihan sa lahat. O aming Ama, maraming salamat po muli sa mapagpalang umaga na ito na pinagkaloob niyo sa amin na hindi lamang po namin tanggapin ang isang bagong buhay at kalakasan na mayroon kami sa araw na ito, kundi ang mga pagpapalang espiritual na aming pong tatanggapin mula po sa mga katotohanan sa iyong salita na aming pag-aaralan. Talangin po namin kayo po ang gumabay at kumilos sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na po Panginoon sa iyong lingkod. Panginoon, ako po ay walang magagawa sa aking sarili, maging ang aking kakayanan at kaisipan ay limitado sa mga bagay na aking maaring sabihin. Ngunit, ako po Panginoon ay ipapailalim sa inyo at lumalapit sa inyo Panginoon na may pagpapakumbaba. Panginoon, alam ko po na ako po ay hindi karapat-dapat kung tutuusin at ang bawat isa din po sa amin na umarap sa inyo. Ngunit ngayon, Panginoon, kayo po ay lumalapit at ako po ay lumalapit na may pagpapakumbaba na dumudulog sa inyo, Panginoon, na minsan pa gamitin niyo po ako bilang isang instrumento upang ipahayag ang mga katotohanan sa iyong salita. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa umagang ito, ang katotohanan ay may pahayag. Gamitin niyo lamang po ako bilang isang instrumento upang buong linaw na maituro ang katotohanan mula sa iyong salita. At dalayan ko, O Diyos, na sa bawat salitang mayayag sa umagang ito, ikaw lamang, Panginoon, ang mapagkalooban, pinakamataas ng papuri at pagsamba. Kayo din po sa bawat isa sa amin na mga nakikinig sa aming mga tahanan, ang Banal na Espiritu rin ang gumabay sa amin, pang maunawaan namin ang katotohanan na gusto niyong ituro sa amin sa araw na ito. Panginoon, sa iyo po namin naalay, tinataas ang lahat ng purihan, pagsamba at pagdakila. Ito po ang aming dalangin
Sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Itong mga nakalipas na mga linggo, nag-viral po ang ating mga, ito pong mga tinatawag na community pantries o community pantry. Mula po sa isang lugar sa Quezon City na tinawag na Maginhawa Community Pantry, ito po ay kumalat na halos sa mas marami pang lugar. Maging dito po sa lugar natin sa Binangonan ay marami na rin po ang nag-organize ng mga ganitong mga community pantries. Ano po ba itong community pantries? Ito po ay ang pagtutulungan ng mga magkakababayan na naglalayo na maging bahagi sa pagtulong at makatulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng pandemic. Ang tagline po na mababasa natin sa mga community pantry na ito ay magbigay ayon sa kakayanan, kumuha batay sa pangangailangan. Nagpapakita sa atin na sa panahon ng pandemya, ang espiritu ng bayanihan o ng bayanihan ay nananatili sa ating mga Pilipino. Sa panahon na ito, ang mga gantong mga gawain o paggawa ng kabutihan, para sa karamihan ay tila hindi pangkarniwan o extraordinary. Pero alam niyo po ba mga kapatid, sa bawat Kristiyano, ang paggawa ng mga gantong mabubuting gawa ay pangkarniwan na lamang po dapat sa atin. Dahil tunay pong itong inaasahan sa bawat isa na tagasunod at sumampalataya sa Panginoon. Ang magbigay at tumulong sa abot ng ating makakaya. Ito man po ay kapatiran o hindi. Ito po ay ating ginagawa na po sa ating iglesia. At ginagawa po natin ito dahil gusto natin maipakita at maipadama ang pag-ibig ng Diyos na tinanggap at naranasan ng bawat isa sa atin. Ito po ang ating gagawin at ginagawa po natin. Hindi lamang po ang community pantries, kundi ang pagtulong sa mga kapatid at sa ating kapwa dahil nais nating ibahagi ang mensahe ng Panginoon na sa kabila ng nararanasan natin ng mga problema o pagsubok, lalong-lalo na sa pandemic, ay mayroong pag-asa at matatagpuan natin ito, walang iba, kundi sa Diyos. Sa panahon ngayon na marami yung pinanghihinaan ng loob, bakit po? Marahil marami na po yung hirap na dahil walang trabaho, walang pera, kulang na ang kanilang kinakain. Kaya marami po ang sa panahon natin ngayon marahil pinanghihinaan ng loob dahil sa pandemyang ito. Lalong-lalo na po yung mga problemang dulot nito. Tayo pong mga Kristiyano, napakahalaga na tayo ay maging asin at ilaw ng sanlibutan. Na tulad po ng mababasa natin sa aklat po ng Mateo chapter 5 verse 13 to 16. Ito po ay kailangan nating na tayo ay maging ilaw ng sanlibutan upang maibahagi natin ang kapayapaan at ang kasiguraduhan na mayroon tayo mula sa Diyos. Pero maaaring ang tanong po sa ng mga nakikinig sa atin ngayon, posible ba na magkaroon ng kapayapaan lalo na sa panahong ito? Siyempre po ang sagot ay oo. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 7, libos po kayo sa akin. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ang kapayapaan po na nagmumula sa Panginoon ay kapayapaan na sadyang hindi po kayang unawain ng isipan ng tao. Maliban na lamang po kung ang isang tao ay magkaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon, pagkakakilala sa Kanya at pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Ang mensahe po natin o ang mensahe ng Panginoon sa ating ngayong umaga, pinamagatan ko po, standing firm in these times of crisis. Ano po ba o ano ba ang dapat nating gawin upang tayo ay maging isang ilaw at liwanag sa panahong ito ng krisis at magdulot na maibahagi natin ang kapayapaan at ang kaligtasan na mula sa Panginoon? At sa pamamagitan nito, if we stand firm in this time of crisis, ay ma-encourage natin at mapalakas natin ang bawat isa. Dito po sa Hebrews chapter 10 verse 19 to 25,
may tatlong katotohanan na gusto pong ituro sa atin ng Panginoon. Ang ating pong mga punto ay maisa-summarize po natin sa tatlong mga pananalita. Una, draw near. Pangalawa, hold fast. At ang pangatlo, stir up. Unang punto po natin, we must draw near to God. Sabi po sa James chapter 4, verse 8, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Ang talata pong ito ay napapaalala sa atin. Kung tunay nating hahanapin ang Diyos at tayo ay lalapit sa Panginoon, siya daw po ay matatagpuan natin dahil siya mismo ang kakatagpo sa atin. Ang pandemic po na ito na nararanasan natin ay maaaring mensahe ng Panginoon sa atin na nais niyang tayo ay lumapit sa Kanya higit na mayroong pagpapahalaga at pagkilala sa Kanya. Sa mga talatang 19 ng Hebrews chapter 10 hanggang 21 ay makikita po natin dito ang mga pagpapala o blessings na binuksan ng Panginoon para sa bawat mananampalataya. Kaya tunay po tayo na laging makakalapit sa Kanya. Ang unang mababasa natin sa verse 19, o ang unang pagpapala na mababasa natin sa verse 19, saan ko po, muli, babasahin ko po uling Hebrews 10 verse 19, sabi doon, kaya mga kapatid, yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa santuwaryo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. We have a direct access to God. Meron tayong diretsong pagtungo sa Diyos. Sa panahon po ng lumang tipan, ang templo ay nahati sa tatlong bahagi. At ang isa po dito ay ang tinatawag na Holy of Holies on Dakong Kabanal-Banalan. Sa lugar pong ito, tanging ang punong pari lamang ang maaaring pumasok isang beses sa isang taon. Bago po siya pumasok doon, ay dapat siguraduhin niya na siya ay malinis at walang kasalanan. Sa ano pong paraan? Sa pamamagitan ng pag-aalay ng handog, pangkasalanan. Kung ang punong pari ay papasok sa Dakong Kabanal-Banalan nang siya ay may kasalanan o siya ay hindi malinis, siya ay siguradong mamamatay dahil ang kasalanan ay hindi nakalulugod sa Diyos. Pero tayo po ay magpasalamat sa Panginoon nang si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng kanyang dugong dumanak. Hindi lamang po nilinis, pinatawad ang bawat sumampalataya sa Kanya, kundi tayo po ay ginawang banal sa harapan ng Diyos. At ang kabanalang ito ay hindi dahil sa ating ginawa, magkos ito ay dahil lamang sa biyaya at kagandahang loob ng Diyos. Kaya tayo ngayon ay we have a direct access at makalalapit tayo lagi sa Diyos at sa ating Panginoon. So verse 20, ating pong ipagpapatuloy, sabi doon, na Kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing, sabi po dito, sa makatwid ay sa Kanyang laman. Ibig sabihin sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan. Ano po ang ibig sabihin ng isang bago? Sabi po dito, isang bago at buhay na daan. Pag sinabi po natin bago at buhay na daan, ibig sabihin po ang daang ito ay hindi naluluma na dahil po sa kamatayan ng Panginoon at sa Kanyang muling pagkabuhay. Tayo po ngayon ay diretso ng makakadalangin o diretso ng nakakadalangin at nakalalapit sa Diyos. Kaya po sabi ng Panginoon sa John chapter 14 verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Dahil dito, tayo pong mga sumpalataya sa Panginoon ay malaya na ngayong makalapit sa Diyos. In full confidence, buong kumpiyansa makakalapit sa Panginoon
Hindi po dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. First blessing. The second blessing, kung bakit we can draw near to God, is mababasa po natin sa verse 21. Magpapatuloy ko po, yung Hebrews chapter 10, verse 21, at yamang mayroon tayong isang pinakapunong pari sa bahay ng Diyos. We have a divine advocate o isang banal na tagapamagitan. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Sa mga naunang talata sa Hebrews chapter 10, mababasa po natin dito na noon, ang mga Hudyo ay naghahandog ng mga hayop upang maging handog para sa kanilang kasalanan bawat taon. Maging mga punong pari, kailangan din po nilang magandog para sa kanilang sarili, tulad ng aking nabanggit kanina. Ngunit, ang lahat ng handog ng mga hayop, sa katotohanan kailanman po hindi ito makapagpapawi ng kasalanan ng tao. Kaya, ang Panginoong Jesus mismo ang naparito at siya po ay nagkatawang tao upang siya ang maging pinakapunong pari na mamamagitan sa Diyos at sa atin, at siya po ay nag-alay mismo ng kanyang sariling buhay para sa kaligtasan ng bawat tunay na sumpataya sa kanya at mamagitan sa atin at sa Diyos. Ano pong gustong ituro nito sa atin? Kung meron po tayong direct access at kung tayo po ay merong advocate, ay divine advocate sa Diyos, at ang nais ng Panginoon to stand firm in faith is tayo po ay lumapit sa Kanya lagi, anong gustong ituro nito sa atin? The Lord wants us to draw near to Him because He wants us to have an intimate fellowship with Him. Ang nais ng Diyos ay ang bawat isang mananampalataya ay magkaroon tayo ng malalim, tunay at personal na relasyon sa ating Panginoon. Pero ang tanong marahil, paano tayo lalapit sa Panginoon? Yes, we have a divine advocate, we have a direct access to God, but how will we go draw near to God? Paano tayo lalapit sa Panginoon? At paano mas lalalim ang ating at magiging mas personal yung ating relasyon sa Diyos? Dito po sa verse 22, makikita po natin tatlong katotohanan o tatlong bagay na gusto ng Panginoon sa paglapit natin sa Kanya, ito ang makita sa atin. Una, let us draw near to God with a true heart. Hebrews chapter 10, verse 22, yung first part lang po, sabi doon, tayo'y lumapit na may tapat na puso. What is a true heart? Yan po ang tanong marahil natin. Sabi ng Panginoon, lumapit tayo na mayroong tapat o tunay na puso. Sa English po, ang ginamit is a true heart. What is a true heart? A true heart is a sincere, genuine, without hypocrisy, and willing to hear and obey. Ulitin ko po, sincere, seryoso, genuine, ibig sabihin tunay ang paglapit natin, without hypocrisy and willing to hear, nakikinig at sumusunod. And this is a heart, a true heart na gustong makita ng Panginoon sa atin pag tayo ay lalapit sa Kanya. Mga kapatid, meron po ba tayong pusong tapat na nagnanais na makasama ang Panginoon? Sabi po sa Deuteronomy chapter 4, verse 29. Ngunit kung mula roon ay inyong hahanapin ang Panginoon mong Diyos, siya ay iyong matatagpuan kung iyong hahanapin ng buong puso at buong kaluluwa. It's more than a year na po. Naalala ko, March po ng last year, nagsimula po tayo ng ating online prayer meeting at ng ating pong Sunday service. Kahit po yung ating mga care group, almost halos lahat virtual na rin po yung ating ginagawa. Hindi man po tayo nagkikita physically, hindi man po tayo nakakapag-usap,
face to face. Pero gusto kong tanungin mga kapatid, kamusta po ang lalim ng ating relasyon sa Panginoon, lalong-lalo na during this past year? Nawa po, ang aking panalangin, patuloy po tayong lumalago. At mas lumalapit tayo sa Kanya. Sa pamamagitan po ng patuloy na pag-aaral ng Kanyang salita, at habang nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, ay isinasabuhay natin ang mga katotohanang natututunan natin. At tayo ay mas naglalaan ng panahon sa panalangin. Kamusta po ang ating pagsamba sa Panginoon? Ngayon po, ang mga gawain natin sa kapilya ay online dahil sa pandemya. At dahil po online, ay napakadali na pong umaten o makibahagi sa ating pong pananambahan kung tutusin. Dahil kung nasa bahay ka lamang, hindi mo na kailangang bumiyahe pa, manonood ka na lamang tulad po ng ginagawa ng karamihan sa atin ngayong umaga. Pero ang tanong po, masasabi po ba natin ang ating pagsamba ay tunay at ito ay nagmumula sa ating puso? Dahil online po ang ating pananambahan, hindi ko po kayo nakikita, hindi niyo po ako nakikita sa kapag hindi po ako speaker at hindi po tayo nakikita physically. Pero ang aking pong dalangin, nawa, yung ating kasabikan na magkaroon ng face-to-face na pananambahan at fellowship ay magdulot upang magkaroon tayo ng kasabikan higit sa lahat sa Panginoon. At magdulot upang tayo ay magkaroon ng lalim at kasabikan na sambahin ng Panginoon lagi ng tunay at ito ay nagmumula sa ating puso. Bagamat tayo po ay magkakalayo, ang aking panalangin na tayo po ay magkaisa na mayroong tunay na pagsamba sa ating Diyos kahit tayo po ay magkakalayo at magkaroon tayo ng kauhawan. Habang wala pong face to face, sana po yung ating kauhawan sa fellowship sa bawat isa, pag dumating yung pagkakataon, pwede na muli. Ay ganun pa rin po ang ating pagnanais na makafellowship ang bawat isa, ang ating mga kapatiran, na magkaroon tayo ng mga bisita, na mababahagyan natin ng mabuting balita, ngunit higit sa lahat, ang aking dalangin, to stand firm, to draw near to God. Karoon tayo ng higit na kasabikan na makanihig lagi ang ating Panginoon. Una, draw near to God with a true heart. Pangalawa, draw near to God in full assurance. Doon pa rin po sa Hebrews chapter 10, balik po ako sa Hebrews chapter 10, verse 22, yun po sa second part. Sabi doon, lumapit tayo na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya. May matibay na pananampalataya sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon, pag tayo ay lumalapit, tayo lalapit sa Kanya, nakikita niya na ang ating pananampalataya ay matibay at mas tumitibay pa. What is our full assurance? O ano yung ating matibay na katiyakan? Our full assurance is that God accepts us, natanggap tayo, and gives us access because of the blood of Jesus. Dahil sa makapangyarihang dugo ng Panginoon na naalay doon sa krus. Sabi po sa Ephesians chapter 1, verse 7, sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Ang pundasyon ng matibay na pananampalataya ay tanging matatagpuan lamang natin sa Panginoong Jesus at doon sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. And that is the focus ng ating pananampalataya. At kung titignan natin lagi ang ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo at ng patuloy na Kanyang ginagawa sa ating buhay, it will make us our faith more stronger. Makakalapit tayo sa Panginoon with the full assurance. And pangatlo, draw near to God in purity. Sa last part ng Hebrews chapter 10 verse 22, sabi po doon na ang mga puso ay winisikang malinis
mula sa isang masamang budhi at naugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Sa sandaling tayo ay tunay na lumapit sa Panginoon na may tunay na pagsisisi, pananampalataya at pagkilala na siya ang Panginoon na tagapagligtas, tayo po ay tunay na nilinis at pinatawad. Bilang mga mananampalataya na naranasan ang pagpapatawad ng Diyos, tayo ay lumapit sa Kanya ng walang pag-aaninlangan dahil tayo ay tunay na mga pinatawad na. Ano po ang gusto nitong ituro sa atin? Siyasatin po natin ang ating mga sarili. Mayroon po bang mga pagkakasala na kailangan nating pagsisihan, isuko sa Panginoon at ihingi ng kapatawaran? Kasi kung lalapit po tayo sa Panginoon na meron tayong kasalanan na hanggang ngayon hindi natin maisuko at pinagsisisihan, ang hirap lumapit sa Panginoon. Pero nawa, mga kaipong dalangin, matagpuan ng Panginoon ang ating pong puso ay may kabanalan at kalinisan sa ating paglapit sa Kanya. Kung tayo ay tunay na lalapit sa Panginoon na may tapat na puso, matibay na pananampalataya at malinis na budhi, sa Kanya ay ating mararanasan ang lalim ng pag-ibig ng Diyos, kaawaan at kapayapaan. At kung ito ay makikita sa ating buhay, ay may babahagi din natin ito sa iba. At sila po ay mabibigyan din. Kung may babahagi natin yung pag-asang meron tayo at sila ay mapapalakas din natin, lalong-lalo na po ngayon na humarap tayo sa pandemic, na sila ay dalhin natin sa pagtitiwala sa Panginoon at maranasan ang pagtatagumpay mula sa Diyos. Aking pong panalangin, nawa ang pandemic na ito ay maging kaparaanan ng Diyos upang tayo ay higit na magkaroon ng malalim at malapit na relasyon sa ating Diyos at sa ating Panginoon. Our second point, we must hold fast to our hope. Yung una po, we must draw near to God. Yung pangalawa ngayon, we must hold fast to our hope. Sa verse 23 ng Hebrews chapter 10, basahin ko po, panghawakan nating matatag ang pagpapayag ng ating pag-asa ng walang pag-aaninlangan sapagkat siya na nangako ay tapat. Bakit kailangan nating panghawakang matatag ang ating pag-asa? Dahil po ito ay upang patuloy tayong maging matibay at malakas sa kabila ng samut-saring mga pagsubok na dumarating at darating pa sa ating buhay. We must hold fast without wavering. Bakit kaya sinabi na tayo ay magpakatatag sa pag-asa at huwag ng mag-aalinlangan? Sa dami ng mga pagsubok o problema na dumarating, sabi ko nga kanina, at maaring dumating pa sa ating buhay, maaring tayo po ay makaramdam ng panghihina, makaranas ng pag-aaninlangan, lalo kapag po tayo ay napapagod na. Pero sa kabila po nito, nais ng Panginoon na panghawakan natin ang ating pag-asa ng walang pag-aaninlangan. Hindi dahil sa gusto lamang natin magtagumpay, kundi dahil sa katotohanan na ang Diyos na nangako ay tapat. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 24, tapat ang sa inyo'y tumatawag, nagagawa rin naman nito. Ito ang katotohanan na ating pagkukunan ng kalakasan sa puno na ito. Nararapat na tayong lahat ay lumapit sa Panginoon, lalong-lalo na sa ating panalangin na may pusong, buong pusong nagtitiwala at umaasa sa Kanya lamang. Dumating man po sa atin na tayo ay nasa pinakamahirap na season ng ating buhay, magtiwala lamang tayo sa Panginoong Jesus dahil ang lahat ng ito ay lilipas din at hindi niya hahayaan na tayo ay bumagsak. Sabi nga, lagi tayong kumapit sa pananampalataya, tumapit lagi sa Panginoon. At ang ating panghuling punto, we must stir up each other. Believers have two important spiritual relationships. Una po, yung ating pong pinakaunang spiritual relationship, important spiritual relationship, yung ating relationship with God. And second is our relationship with one another. Sa mga kapatiran,
at maging sa ating kapwa. Kailangan nating ang relasyong ito ay mapalakas at ang bawat isa sa atin na mga mananampalataya, itong ating relasyon sa Diyos at sa ating mga kapatid at sa ating kapwa ay patuloy na tumatag. Dahil dito, makikita natin, napakalaga o napakalaga ng iglesia sa ating buhay Kristiyano. Dahil ang iglesia, ang lugar kung saan tayo natututo at nagpapalakasan. Sa talatang 24 and 25 ng Hebrews chapter 10, may tatlong katotohanan ang ating matututunan dito. Una, the principle of mutual encouragement. Sabi po doon, at ating isaalang-alang kung paanong gigisingin ang isa't isa. Kapag sinasabi pong ating isaalang-alang, nagpapakita ito na dapat ay lagi nating isaisip ang kapakanan at kalagayan ng bawat isa. Lalo po ngayon na tayo ay hindi po nakakapag-fellowship face-to-face o physically, hindi po tayo nagkakasama physical, mahalaga pong maiparamdam natin na tayo po ay present sa buhay ng bawat isa. Nakakatuwa at nakaka-bless na ating pong mga ang ating pong mga kapatiran ay lagi pong active sa ating pong prayer group sa Messenger. Doon po sa ating prayer group. Anyway, kung meron po mga kapatid na hindi po bahagi pa, hindi pa po kayo nakaka-join doon sa prayer Messenger group na prayer group po natin sa Kapasan, mag-join po kayo. Doon po sa group na iyon, nakakapagbahagi po ang bawat isa sa atin ng ating prayer requests na ito po ay nagiging daan upang ang bawat isa po sa atin, di man po tayo nagkakita face-to-face, pero nagiging bahagi ang bawat isa sa pamamagitan ng panalanginan sa bawat isa. Maging kapag alam po natin na mayroong pangangailangan na kailangan ng tulong ng kapatid, ito man ay pinansyal, ito man ay pisikal ng tulong, ang mga kapatid ay agad na rumerosponde at handang tumulong sa bawat isa. Nakaka-bless po na kapag ang kapatid ay nagdiriwang ng karawan, eh napakasarap po. Naniniwala ko po sa mga kapatid na binabati ng bawat kapatid, ay napakasarap sa pakiramdam na tayo ay binabati, hindi ng isang tao lamang, kundi ng maraming mga kapatiran. At doon po sa ating prayer group, na ibabahagi din natin yung ating mga answered prayer na nararanasan. O yung mga ating mga panalangin na sinagot ng Panginoon. At kapag nababasa po natin ito, ito yung nagdudulot sa atin ng kagalakan at kalakasan sa bawat isa na nakikita natin tunay na ang Diyos ay gumagawa sa buhay ng bawat isa. Nawa ito po ay ating pagpatuloy. Maging hanggang tayo ay makabalik sa ating pagtitipon, ganito po sana ang lalim ng ating samahan at ng ating paggising sa bawat isa. Naniniwala po ako na lahat tayo miss na natin. Hindi lamang po ang ating pagtitipon, hindi lang po ang ating kapilya, ngunit higit sa lahat ay tayo ay magkasama, makapagkwentuhan, bagamat nagagawa po natin yung kwentuhan sa virtually, through chat, pero mas masarap po yung kwentuhan na nakikita mo yung kausap mo, nahawakan mo yung kausap mo, at nakaka-fellowship ang bawat isa. Nawa po ang kasalukuyan nating nararanasan ay magbigay ng higit na pananabik sa atin na makasama at lagi po nating ipanalangin ang bawat kapatid. Pangalawang katotohanan nating matututunan dito po sa verse 24 and 25, the purpose of mutual encouragement. Makita po natin doon yung kalagahan ng present tayo sa buhay ng bawat isa. Ngayon, ano po yung purpose? Sabi doon, basahin ko po uli, bubuhayin ko po at ating isaalang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Hindi lang po mahalaga na ang bawat isa sa atin ay ating isipin at lagi nating ipanalangin, kundi nararapat na tayo po ay gumagawa ng mga kaparaanan na ating pukawin, gisingin ang bawat isa saan daw po, sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Kanina po ang aking introduction ay patungkol sa community pantry. Nasa kasalukuyan,
bukas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kahit po dito sa ating pong barangay dito sa San Carlos, kahit din po doon sa Palangoy, doon po sa lugar kung saan kami nakatira, meron po malapit doon sa amin na community pantry na ang pwede doon po sa village ay marami pong gusto mag-contribute at tumulong sa mga ating mga kabarangay na talagang nangangailangan. Sabi po doon, ulitin ko, magbigay ayon sa kakayanan, kumuha ayon sa pangangailangan. Alam niyo po mga kapatid, bago pa man magsimula ang mga community pantry na ito, sa katotohanan, ginagawa na po ito at patuloy na ginagawa ng ating iglesia. Bagamat hindi po tayo naglalatag ng table at kung ano man sa labas, pero ang kapilya po ay bukas sa mga kapatid, maging sa mga hindi kapatiran na tunay na nangangailangan, tayo po ay tumutulong. Sa mga kapatid po, kung tayo po ay talagang nangangailangan, huwag po tayong mayampunta sa ating kapilya. Ang kapilya ay bukas upang tumulong sa bawat sa atin. At kung meron po tayong mga kakakilala na gusto nating tulungan din at gusto natin na matulungan, hindi lang physically, kundi may bahagi din natin ng mabuting balita, ang ating pong kapilya ay bukas upang tumulong. At kayo po ay maaaring bahagi nito. Nawa po ang bawat sa atin na mga mananampalataya ay huwag mapagod na maging encouragement, maging kalakasan sa bawat isa sa pamamagitan ng ating pagtulong. Material man o pinansyal na pagpapala na mula sa Panginoon. Sa kabila ng lahat ng ito, ang ating nais, mga kapatid, hindi lang po tumulong. Ngunit gusto po natin na sa ating pagtulong, may pakilala natin at may bahagi natin ang Panginoong Jesus ay ang tunay na solusyon at ang tunay na paraan upang tayo po ay magtagumpay sa pandemyang ito. Dahil ang tunay na kaganapan po ng buhay ay matatagpuan lamang sa isang tunay na relasyon at pananampalataya sa Panginoon. May dalawang talata po kung gustong basahin. Una, Matthew chapter 5, verse 16. Sabi po doon, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at ang sa purpose at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Magpatuloy tayo mga kapatid na huwag manghinawa o mapagod. Dahil ang ating ginagawa, pagtulong, ay magdudulot upang makita nila ang kaluwalhatian, ang kabutihan, pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating ginagawa. Titus chapter 3, verse 8. Tapat ang salita. At nais kong igiit mo ang mga bagay na ito upang ang mga nananampalataya sa Diyos ay maging maingat na ilaan ang kanilang sarili sa mabubuting gawa. Ito po ang encouragement ni Apostol Pablo kay Titus. Ang mga bagay na ito ay pawang mabuti at kapakipakinabang sa mga tao. Kapakipakinabang sa lahat, hindi lamang po sa atin. At ang panguli, the plan of mutual encouragement. Doon po sa verse 25 ng Hebrews chapter 10, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Bagamat ang ating pagtitipon ay online sa ngayon, nawa po, ito ay huwag nating kalimutan na tayo ay makibahagi dito. Maaring hindi natin nakikita ang bawat isa, ngunit ang ating pakikibahagi sa online service at prayer meeting ay paraan upang palakasin ang bawat isa. Dati, kagalakan po sa bawat isa kapag ang kapatid ay present sa ating mga gawain. Gayun din po sa ating online na mga gawain. Gayun din ang kagalakan natin kapag ang bawat isa po sa atin ay nagbabahagi ng ating mga prayer requests, kapag ang bawat isa po sa atin ay
ay binabahagi yung ating pagbati sa bawat isa, kahit simpleng good morning po iyan, napakasarap pong namnamin ng katotohanan, uy, present ng kapatid sa gawain, kahit ito po ay online. Kagalakan din po sa atin, tuwing prayer meeting po natin, dami pong mga prayer request na dumadating. Maraming prayer request ang gustong maging maipanalangin ng ating mga leaders sa church. Ito po'y kagalakan sa amin na inyong mga lingkod na kami po ay nagiging bahagi ng inyong buhay sa pamamagitan ng pagpapanalangin sa inyo. Ito man po ay tuwing prayer meeting o maging sa aming pong mga quiet time o sa mga panahon ng aming personal prayer ay maipanalangin kayong lahat. It's a privilege, ito kagalakan sa atin. At sa kagalakan, kapag ang bawat isa, mga kapatid, ay nagsasabi, it's an answered prayer. Sa panahong ito ng pandemic, ay pagpapala po sa atin na papalapit na, napapalapit ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaya, kung papalapit na po, napapalapit ang muling pagbabalik ng Panginoon, nararapat, patuloy po tayo magpalakasan sa bawat isa. At huwag po natin kalimutan ang bawat isa. By prayer, o by means of helping one another, sa anumang kakayanan meron tayo, our way of strengthening one another, encouraging one another. Sabi nga po, we need one another to encourage and be encouraged. Standing firm in these times of crisis. Ito po yung ating mga pinag-aralan ngayong umaga. We must draw near to God. Tayo ay lumapit sa Panginoon with a true heart, in full assurance, with purity of heart ng ating buhay. We must hold fast to our hope without wavering, walang pag-aaninlangan. And lastly, we must stir up each other. Palakasin natin bawat isa. The principle of mutual encouragement must be there. Kailangan natin ang bawat isa tayo may palakasan. What is the purpose? Upang gisingin ang bawat isa sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig sa ating mga kapatid, sa ating kapwa, at sa paggawa ng mabuti. Dahil hindi lang po ito kapakipakinabang sa atin, kundi sa bawat lahat, at ito ay magdudulot upang makita ng mga tao na kapaligid sa atin ang kaluwalhatian, pag-ibig, at kabutihan ng Diyos. And the plan of mutual encouragement, we need to do this mutual encouragement dahil papalapit na, malapit na bumalik ang ating Panginoon. Kung sa umaga pong ito, eh meron pong nakikinig sa atin, nanonood sa atin na wala pang personal na relasyon sa Panginoon. Kapatid, hindi ko alam kung ano ang iyong kalagayan. Maaring nahihirapan ka dahil sa pandemic na ito at maaring dumadating sa punto na nanghihina at maaring mayroon sa atin na nakikinig at nanonood sa atin na feeling maaring sa iyong pagtingin ay parabang napakahirap na sitwasyon ng buhay natin ngayon. Yes, mahirap. Pero kung si Kristo ay nasa iyong buhay, kung siya ay personal mong kilala at personal na ikaw ay merong relasyon sa Panginoon na siya ay iyong kinilala, sinampalatayanan, na tinanggap sa iyong buhay bilang Panginoon tagapagligtas, kaya ng Panginoon na ikaw ay pagtagumpayin at alisin sa anumang sitwasyon ng iyong buhay na tila ba walang pag-asa at napakahirap. Doon sa krus ng Kalbaryo, siya ay namatay. Matapos ng tatlong araw na siya ay libing, ay muling nabuhay upang ang bawat isa sa atin, ikaw, nasusupalataya at tatanggapin si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, ay hindi lamang makalapit sa Kanya, kundi magkaroon ng kaganapan ng buhay at sa buhay na walang hanggan at kaligtasan na hindi maaagaw ng kahit na sino man. At maging ng pandemic na ito, ng COVID na ito, ang kasiguraduhan na kung nasaan ang Diyos, doon din tayo tutungo. Nawa, ang bawat isa po sa atin ay napagpala at magkaroon tayo ng puso at sa ating isipan, mananatili tayong matatag in this time of crisis.
upang maging kalakasan ng bawat isa. Sa Diyos po ang lahat ng purihan. Maraming salamat po. Sumahin po sa panalangin. Aming Diyos na mapangyarihan at banal, o aming Amas Langit. Muli po maraming salamat sa mga katotohanan sa iyong salita na iyong itinuro sa amin sa araw na ito. Nawa, Panginoon, ang mga pandemic na ito, alam po namin lilipas din po ito. Pero habang itong pandemic na ito ay narito at marami po ang nahihirapan sa amin, maging kaming mga Kristiyano, Panginoon, kami ay manatiling matatag at matibay na umawak sa inyo, Panginoon, na nakaangkala ang aming pananampalataya sa iyo lamang. At kami, Panginoon, is maging encouragement, hindi lang po sa aming mga kapatid, kundi sa bawat isa, lalong-lalo po doon sa mga wala pang pagkakilala sa inyo. Panginoon, patuloy niyo pong pag-alabin ang spirit of oneness sa bawat sa amin, o yung spirit of unity sa bawat isa amin. Ang pagkakaisa, Panginoon, na Lord, hindi man po kami nagkakaroon ng physical, face-to-face na mga gawain, but magkaroon kami ng isang puso na Lord, hindi lang po kami willing, kundi kami, Panginoon, ay makikibahagi na tumulong. Ito man po ay sa panalangin o sa anumang kakayanan na meron kami ay tutulong namin upang kami bilang iglesia ay maging isang liwanag sa panahong ito ng pandemic o crisis at makita nila, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig at ang iyong kadakilaan. Hindi lamang sa buhay namin kundi sa buhay ng mga tao maaabot ng iyong mabuting balita. Panginoon, maraming salamat. Talayin ko, O Diyos, na mga pagpapala sa iyong salita ay maging katotohanan na gagawa sa puso at isipan ng bawat isa na nakibahagi at nakinig at nanood sa aming pong gawain na ito. Panginoon, maraming salamat sa iyo po namin pinagkakatiwala ng lahat. Sa iyo po namin inandog ang lahat ng kapurihan, pagsamba at pagdakila. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa Diyos po ang lahat ng kaluwalhatian, maraming salamat po. Like a lion,
Jesus, Messiah, my Savior, there is power in your name. You're my rock, my Redeemer, there is power. Isa, mapagpala umaga po sa inyong lahat, sa ating mga kapatid at mga kaibigan na nanonood mula sa iba't ibang dako ng bansa at diyan din nasa ibang bahagi ng mundo. Ang pagpapala po ng Diyos ay sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy na sa ikalawang bahagi ng ating online Sunday service, ang ating Lord's Table Meditation. Ihanda na po natin ang mga simbolo ng tinapay at saro para sa pag-aalaala ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. At ito ay patuloy nating gagawin hanggang sa muli niyang pagdating. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan at siyang makapangyarihan sa lahat, patuloy kami magsusumamo at sumalapit sa inyo, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita na aming tinanggap kanina lamang at naging pagkain espiritual para sa aming lahat. At ngayon sa pagkakataon ng mga ito, Panginoon, kami nagpapasalamat sa pribilehyo na makibahagi, Panginoon, sa pag-aalaala ng kamatayan at sakripisyo ng aming Panginoong Jesus doon sa Kalbaryo. Patuloy niyo kaming samahan sa umagang ito at panguna sa gawain ito, Panginoon, ng aming pagpupuri at pagpapasalamat, Panginoon. At ngayon din, Panginoon, dalain ko po sa aking pagbabahagi ng iyong mga salita ay kayo ang siyang sumaway sa aking bibig upang hindi ko masabi ang mga hindi dapat sabihin, Panginoon, at ganyan din tanging kaluwalhatian at kadakilaan mo lamang ay mahayag sa umagang ito. At nawa, O Diyos, ay gamitin mong pagkakataong ito upang sariwain namin, Panginoon, at patuloy naming alalahanin, Panginoon, ang mga sakripisyo at katangian ng aming Panginoong Jesus doon sa krus at ganyan din ang kanyang paghihirap bago pa man siya maipako sa krus, Panginoon. At muli naming alalahanin, Panginoon, ang mga kaganapan na ito sa buhay namin, Panginoon Jesus. At nawa, O Diyos, kayo ang mangusap sa bawat isa sa amin sa nais mong ituro sa amin sa umagang ito na nakasulat at nakasaad sa inyong mga salita. Maraming salamat po, aming Ama, at patuloy namin pinagkakatiwala sa inyong lahat. Pinagdalangan namin sa tanging pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Ngayong pong umaga ay sasagutin natin ang isa sa pinakamahalagang tanong na maaari natin ma-encounter. Who is Jesus? At sasagutin natin ito sa pamamagitan ng pagtuklas sa pagtingin o perspective ng mga taong nakasalamuhan niya sa panahon ng kanyang pagkapako sa krus at pagkabuhay na magmuli. Naalala niyo pa ba si Poncio Pilato?
Ngayon pong umagang ito, ang ating Lord's Table Meditation ay Who is Jesus through the perspective of Pilate? Alam natin lahat na si Poncio Pilato ay kilalang kilala ng kahit sinumang tao dahil sa kanyang paghuhugas kamay. Ngunit ano ba ang sinasabi ng Biblia ukol sa kanyang pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo? Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa Lucas chapter 23 verse 2 to 4. Kung niyo na po nakita, sabay-sabayan po natin basahin. Lucas chapter 23 verse 2. Sinimulan nila siyang paratangan. Sinabi nila, "Nasumpungan namin na iniligaw ng taong ito ang bayan at ipinagbabawal ang pagbayad ng buwis kay Cesar." Sinasabi niya na siya ang Mesiyas na isang hari. Tinanong ni Pilato si Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot siya, "Tama ang iyong sinabi." Verse 4, nagsabi si Pilato sa mga pinunong saserdote at mga tao, "Wala akong nakikitang dahilan upang paratangan ang taong ito." Basahin din po natin ang nakasaad sa talatang 13 hanggang 15. Tuloy po natin. Verse 13, tinawag ni Pilato ang mga pinunong saserdote at mga pinuno at ang mga tao. Sinabi niya sa kanila, "Dinala ninyo sa akin ang taong ito bilang isa na nagliligaw sa mga tao. Narito, tinanong ko siya sa harapan ninyo. Wala akong nakitang anumang kasalanan sa taong ito na ayon sa pinaparatang ninyo sa kanya." Verse 15, "Pinaahon ko kayo kay Herodes, maging si Herodes ay walang nakitang ginawa niya na nararapat hatulan ng kamatayan." Ituloy po natin hanggang verse 22. Samahan niyo po akong basahin. Sa ikatlong pagkakataon, sinabi niya sa kanila, "Anong kasamaan ang nagawa ng taong ito? Wala akong makita sa kanya na dahilan upang hatulan siya ng kamatayan. Pagkatapos ko nga siyang ipahagupit, palalayain ko siya." Papuri sa Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Mga kapatid, sino nga po ba si Poncio Pilato? Si Pilato ay isang Romano o Roman prefect o governor ng Judea na namuno sa paglilitis sa ating Panginoong Hesus. Dinala ng mga Hudyo ang ating Panginoong sa kanya sa kadahilanan sa batas ng mga Romano, tanging sila o mga Romano lamang ang maaaring humatol ng kamatayan sa mga kriminal. Hindi kilala ni Pilato ang ating Panginoong Hesus. Maaring narinig niya ang kanyang pangalan, ngunit ito ang katotohanan. Wala silang relationship sa isa't isa. Hindi sila magkaibigan, hindi disipulo ng ating Panginoon si Pilato. Sa maikling pagkakataon ng kanilang pag-uusap, ano ang sagot ni Poncio Pilato sa tanong na sino si Jesus? Ano ang sinabi niya ukol sa sino ang ating Panginoong Jesus? "I find no grounds for charges in the case of this man. I found no basis at all in the case of this man for the charges which you are bringing against him. No, nor has Herod, for he sent him back to us. And behold, nothing deserving death has been done by him. I found in his case no grounds for a sentence of death." Who is Jesus? For Pontius Pilate, he is innocent. He has done nothing to deserve death. Maalaalang sinabihan rin si Pilato ng kanyang asawa na mababasa rin natin sa Mateo chapter 27 verse 19. Kung babasahin po natin, "Huwag mo nang pakialaman ang matuwid na taong 'yan." Sa Ingles,
see that you have nothing to do with that righteous man. Who is Jesus? From Pilate's perspective, we learn that Jesus is righteous. He is righteous. Kung ang ating Panginoon ay matuwid, bakit hinatulan siya ni Pilato ng kamatayan? Makikita natin sa mga talata sa Biblia na siya ay napilitang ibigay ang kagustuhan ng mga punong saserdote. Kaya nga siya naghugas kamay. Basahin po natin ang sinasabi sa Mateo chapter 27 verse 24. Nang makita ni Pilato na wala na siyang magagawa dito at ang mga tao ay nagsimula ng magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng napakaraming tao. Sinabi niya, wala akong sala sa dugo ng matuwid na lalaking ito. Kayo na ang bahala sa bagay na ito. Hanggang sa mga huling sandali ay pinanindigan ni Pilato na ang ating Panginoong Hesus ay matuwid at walang kasalanan. Ano ba ang kahalagahan para sa atin ng pagiging matuwid o righteous na ating Panginoong Hesus? Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Dahil sa ating mga kasalanan at pagsalangsang, tayo ay napahiwalay sa ating Diyos. Nasira ng ating relasyon sa Kanya at tayo ay karapat-dapat sa parusa ng kamatayan. The only kind of righteousness which is acceptable to God is a perfect righteousness. Can we produce the righteousness that is acceptable to God? A big no, mga kapatid. The Bible says we have all fell short of the glory of God. Yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, ang Diyos ang gumawa para sa atin. Yung pagiging matuwid na hindi natin magawa, ang Diyos ang kusang nabigay sa atin. We ourselves are not righteous, but God has put us in Christ. Sinabi nga sa aklat ng 2 Corinthians, He made him who knew no sin to be sin in our behalf, so that we might become the righteousness of God in him. This righteousness is perfect because Christ is perfect. The righteousness never changes because Christ never changes. This righteousness is now our righteousness because we are in Christ. Ang katwiran na ito ay isang biyaya, isang regalo para sa sino mang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Papuri sa Diyos sa kanyang katwiran ay binigay sa atin para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ang iyong katwiran at ang iyong matuwid na buhay dito sa lupa, Panginoon, ay naging katubusan para sa aming mga kasalanan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na walang sino man sa amin ang nakaabot sa inyong kaluwalhatian at walang sino man, Panginoon, ang makakapantay sa inyong kadakilaan, Panginoon, at requirements o qualification para kami ay tanggapin mo sa langit sapagkat kaming lahat, Panginoon, ay makasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig na pinaranas sa amin sapagkat tunay nga, Panginoon, na nalalaman nyo na ni isa sa amin ang walang makakaabot, Panginoon, sa righteousness na qualification, Panginoon, ng isang tao pang makarating sa inyong kaharian, Panginoon. Ngunit salamat sapagkat sa pamamagitan ng inyong pag-ibig sa amin, Panginoon, ay isinugo mo ang inyong anak upang mamuhay ng matuwid dito sa lupa at upang mamatay para sa aming mga kasalanan. Maraming salamat sapagkat binigyan niyo kami ng pagkakataon upang magkaroon kami ng daan
patungo sa inyong kabutihan. At ito ay tinanggap namin na puno ng biyaya mula sa inyo. At hindi namin, pagamat di namin ito karapat dapat, Panginoon, walang sino man ang karapat dapat sa amin. Ngunit sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus, siyang nabayubay doon sa krus, ay nagkaroon kami ng pag-asa at sa pamamagitan ng kanyang katagumpayan, ng kamatayan, Panginoon, ay ipag-asa kami, Panginoon, na balang araw siya magbabalik at sa pamamagitan niya, Panginoon, kami matutubos at natubos mula sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo ang mga simbolo na aming gagamitin sa umagang ito, ang tinapay at ang grape juice, Panginoon, na aming tatanggapin bilang simbolo ng katawan at dugo ng aming Panginoong Jesus. At nawa sa umagang ito ang inyong kapangyarihan, ang siyang manaig, Panginoon, sa bawat isa. Patuloy ng Banal na Espiritu ang kumilos at mangusap sa bawat isa sa pagtanggap ng mga simbolong ito, Panginoon. Maraming salamat po aming Ama at patuloy namin pinagkakatiwala sa inyong lahat. Ito po ang samadalangin namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Makibasa po kayo sa akin, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus noong gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. Siya'y nagpasalamat at pinagpirepreso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." I-bless po natin ang tinapay. Purihin ka, O Yahweh, aming Diyos, Hari ng Sansinukob, na siyang nagdala ng tinapay sa sangkatauhan. Verse 25, "Kaya hindi naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang sarok at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na ipinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin." I-bless po natin ang grape juice. Purihin ka, O Yahweh, aming Diyos, Hari ng Sansinukob na lumikha ng bunga ng ubas. Sapagkat tuwing kakanin kayo ng tinapay na ito at inom ng sarong ito ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tayo po muling manalangin. Aming dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa pribilehyo na kami magbalik ng papurit pagsamba sa inyo sa umagang ito. Maraming salamat sa simbolong aming tinanggap, sa tinapay at grape juice, Panginoon, na naging simbolo ng katawan at dugo ng aming Panginoong Jesus. Kami po ay nagagalak sapagkat binigyan mo kami ng pribilehyo na makibahagi, Panginoon, sa gawain ito. At patuloy namin nasasariwa ang kanakilaan at ang paghihirap ng aming Panginoong Jesus upang makatanggap kami, Panginoon, ng kaligtasan, Panginoon. At gayon din nawa sa aming paglakad sa aming buhay, Panginoon, ay higit naming maunawaan ang sakripisyo ng aming Panginoong Kristo at sa paglakad namin sa panahon na ito, Panginoon, puno ng pagsubok, ay titingnan namin to bilang isang inspirasyon, Panginoon, na naman namin paghihirap ay hindi kailanman masutumbasan ito ang paghihirap na aming Panginoong Jesus upang makasumpong kami ng kaligtasan mula sa inyo, Panginoon. At gayon din ay patuloy niyo paalala sa amin ito bilang isang pagpapala na sa aming pananampalataya, Panginoon, ay hindi mo kami pababayaan at patuloy kami mamumuhay ng puno ng pag-asa sapagkat kayo ang siyang nangunguna at namumuhay sa amin, Panginoon. At nawa, O Diyos, ay patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan ng loob
At gayon din ay ang pag-provide nyo sa aming mga kapangailangan, lalo sa mga panahon na ito. Patuloy ko po pinagkakatiwala sa inyo, Panginoon, lahat, aming mga buhay at ang mga bukas na parating, Panginoon. At nawa o Diyos, ang kagalakan ay manatili sa bawat isa hanggang habang kami naghihintay sa muling pagdating ng aming Panginoon Jesus. Maraming salamat po aming Ama. Ang lahat po na itinadalangin namin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. To the King, His throne transcends. His crown and kingdom never ends. Now and throughout eternity. The one who died for me. Amen. Ating pong pagpalain ang ating pong mga kapatid at ang bawat isa. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen. Shalom.